Ngayon po ay June 14, 2022 at ilang araw na lamang inaugurations na po ng ating BP-elect Sara Duterte Carpio at sa katapusan naman ay ang ating President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang topic po natin ito mga tol ay critical para po sa aking page. Why? There is many pressure coming from our viewers, followers na gusto nilang i-cancel ako ito pong si Robin Padilla. For the fact na ito pong si Robin Padilla ay nagsalita ng pagpapasalamat particular kay Chris Aquino at doon sa kanyang tatlong alas na si Pangulong Duterte, Senator Bongo at saka si Mayor Inday Sara Duterte. Unfortunately, nakalimutan po ni Robin Padilla o talagang hindi niya po binanggit dahil nagpaliwanag din po sa kinalaunan na hindi daw po siya na-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Considering those statements sa ating mga manonood, ay talagang marami pong nagpe-pressure sa akin na ako po ay i-cancel ako itong si Robin Padilla at hindi ko na raw po dapat suportahan. Inuulit ko po sa inyo mga tol, nandito po ako para po sa ating bansa, para po sa bawat Pilipino, hindi po para sa iilang politiko lamang. Ang pagkakamali kung meron man ni Robin Padilla ay hindi po magtutulak sa akin para kalimutan ko po yung mas marami pong mabubuting nagawa ni Robin Padilla. At sa tingin ko, this is my personal opinion, yung pangyayari po na yan ay hindi po mag-aalis ng tiwala sa kanya, ng kanyang kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ganun kababaw si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para magalit dito kay Robin Padilla. Kung very ungrateful sa tingin po ng iba itong si Robin Padilla, so be it. Pero ako ipagpapatuloy ko po kung ano ang dapat at tama dito po sa aking page. Anyway, this is my page. At kung ano man ang gusto kong i-topic dito, ako naman din po ang masusunod. Kaya kung kayo po ay nasasaktan dahil patuloy ko pong tinatopic si Robin Padilla, humihingi po ako ng pauminhin sa inyo pero never po ninyo akong madidiktahan kahit sino pa kayo. That is why ayoko pong sumama sa anumang grupo dahil ayokong ayoko sa lahat nung dinidiktahan ako. Habang dinidiktahan ninyo ako, habang tinutuligsan nyo ako sa pag-content dito kay Robin Padilla, lalo ko lamang ipapakita sa inyo kung ano ang tama at dapat. Kaya sa inyong mga manonood ko, tigilan nyo ako sa pagdidikta kung ano ang gusto nyong gawin ko dito. Bawat isa sa atin ay merong pagnanais na mapabuti ang ating bansa. At ako naniniwala ako na hindi ako nagkamali kay Robin Padilla. Hindi nga ito dapat iboboto. Hindi ko dapat iboboto ito pero nagtiwala ako kay VP Sara Duterte. Ang katotohanan, si VP Sara Duterte ang nagdala sa Uniteam kung bakit napunta si Robin Padilla sa Uniteam. Dahil si VP Sara Duterte ay kaisa ng Uniteam. Nagkakasundo sila sa puso at diwa ni Bongbong Marcos. Pinagkatiwalaan ko din po si VP Sara Duterte. Kaya wag na wag niyo po akong didiktahan sa gagawin ko dito. Anyway, sa usaping ito mga tol, ang punto kasi is viral ngayon ang balita po na ito na ang ating Senator-elect number 1 sa Senado na si Robin Padilla ay nagtatrabaho na po kahit hindi pa nagsisimula ang sesyon sa Senado. Sa katunayan, dito po sa kanyang forum na inattend, ang headline po dito ay Padilla magtatagalog sa Senate debate. Hindi naman Amerikano iyong mga kaharap ko para mag-English ako. Yan po ang pahayag ni Robin Padilla. Basahin muna natin ang balita na ito mga tol. Yan. Sabi dito, babasahin ko lang ang balita, Tagalog naman ito, kaya please makinig na lamang po kayo kung gusto nyo pa pong manood dahil nga po content ko si Robin Padilla ngayon. Personal na nagtungo sa Senado nitong Martes, Hunyo 14, si Senator-elect Robin Padilla para sa briefing sa Senate Legislative Department bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa pagiging mambabata sa Hunyo 30. Nakikita po natin mga tol kung paano ninanais na makapaglingkod sa bayan ni Robin Padilla. Kaya hindi ko tinitingnan yung pagkakamali niya. Ang tinitingnan ko dito, yung maitutulong niya sa ating bansa. I don't care kung nagkamali ako sa pagboto sa kanya. Ang mahalaga sa akin ngayon, gumawa siya ng tama dyan sa Senado at tigilan ang political color. Yan naman ang ninanais ni Bongbong Marcos. Sa latest vlog ng ating Pangulo, nakikiusap siya sa lahat na iwasan ang cancel culture. Tapos ikakansilan natin si Robin Padilla. Anong pinagkaiba natin sa mga kakamping kung ganun po ang gagawin natin kay Robin Padilla?
puspusan ang paghahanda ni Padilla kaya't Anya, mahalaga na maaral niya ang mga dapat niyang malaman sa Senado. Umiling siya ng personal briefing sa Senate Legislative Department batay sa rekomendasyon ng Development Academy of the Philippines bago ang orientation ng mga senador sa Hunyo 28. Ito yung move na to ni Robin Padilla, mga tol. Pagmamalasakit ito sa bayan. Lahat madali. Wala namang mahirap kasi gusto mong gawin. Pag gusto mong gawin, madali lang iyon. Medyo ano lang, naninibago lang ako kasi hindi naman ako summa cum laude ako sa cutting classes nung araw. O summa cum laude ako sa cutting classes nung araw. Iba na ngayon. Ako na ngayon, naghahanap ng gagawin. Anya, matatandaan na hinihiling ni Padilla na hawakan ang constitutional amendments and revision of codes and so and on social justice, welfare, and rural development base na rin sa mga panayam nito sa telebisyon at radyo. Samantala, wala naman daw problema sa aktor turned politician ang pakipagdebate sa Senado, basta anya, Tagalog ang kanyang gagamitin. Una, hindi naman Amerikano yung mga kaharap ko para English ako, para mag-English ako. Siguro kung Amerikano, well, I'm willing to debate. Pero mga Tagalog sila, edi Tagalog tayo, sabi ni Padilla. Siniguro naman o siniguro rin niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para na rin maipakita sa mga bumoto sa kanya na hindi sila nagkamali sa binoto. Matatandaan na nanguna siya sa pagkasenador nung nagdaang eleksyon. Sa mga bumoto sa akin at sa mga di bumoto, ako'y nandito upang irepresenta po kayo. Iyan ang aking role. Iyan ang binigay niyo sa aking mandato. Kung ano man ang ginagawa ko rito, hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Kung gusto natin talaga na magkaroon ng tunay na pagbabago, mga mahal kong kababayan, yakapin natin talaga ang charter change. Kamakailan, pinayuhan ni incoming Senate President Mick Zubiri si Padilla na dapat malaman nito ang mga legal terminologies dahil napaka-komplikado umano ng mga ito. So you have to know the legal terminologies. Hindi pwedeng i-simplify ang napaka-complicated na legal terminologies, particularly on revising laws and the constitution. Lalo na kung ang kadebate mo ay constitutionalist, mga dean of the law school of different colleges, dagdag pa niya. Gayunman, naniniwala pa rin si Zubiri na kakayanin ito ni Padilla. Ngayon, mga tol, ang usapin dito, pwede bang mag-Tagalog si Robin Padilla sa debate sa Senado? Wala naman pong nagbabawal sa pagtatagalog sa debate sa Senado. At marami na rin pong pagkakataon na nadinig ko somehow in the middle of the debate nagtagalog ang isang senador. Pero ang punto kasi dito, I am not fighting now Robin Padilla on this regard, ano? Ang punto kasi dito, dapat mag-win-win solution si Robin Padilla. Dapat mas mapalawak niya yung kanyang kaalaman sa pagsasalita sa Ingles dahil hindi sa lahat ng pagkakataon magagamit mo ang Tagalog kapag ka ikaw ay nagsasalita diyan po sa debate sa Senado. Napakaraming legal terminologies na binabanggit po nitong si Mick Zubiri na hindi po pwedeng gamitin sa Tagalog. At kung hindi po ito nauunawaan ni Robin Padilla, paano niya po magagampanan yung kanyang pagnanais na ma-express yung kanyang posisyon pagdating po sa Charter Kings. Kaya ako bilang naniniwala kay Robin Padilla sa kanyang malasakit para sa ating bayan, sana ma-improve pa ni Robin Padilla yung pagsasalita ng English. At the same time, yung pagsasalita naman ng Tagalog, igamitin niya rin kung ito ay appropriate sa bawat situations. Kumbaga, hindi pa pwedeng mag-adjust ang Senado para sa kanya. Ano? Dapat si Robin Padilla ang mag-adjust sa Senado. Wala na tuloy akong kalagyan ngayon kasi sa sinasabi ko ngayon, mga tol, parang tinutulig sa ako si Robin Padilla sa pagtatagalog. Ano? Di yung mga Robin Padilla idol naman ang tutulig sa akin ngayon. Kaya ako, mga tol, kung ano ang tama, doon lang ako. Sana maunawaan nyo iyon sa akin. Ano? Huwag nyo akong didiktahan sa gusto kong manggawin dito sa aking platform. Ipa-private message ako, sasabihan ako ng kapwa ko unitin na walang hiya ako, wala akong utang na loob at kung ano-ano pang mga masasakit na salita dahil lamang namagitan ako sa pagsasalita ni Robin Padilla. O ngayon, sinasabi ko dito na hindi dapat ang Senado ang mag-a-adjust kay Robin Padilla. Ang magagalit naman sa akin dito,
yung mga loyalista naman ni Robin Padilla. Saan ba ako lalagay? Ah, inuulit ko sa inyo mga tol. Ako ang kinalalagyan ko, hindi sa tao. Kaya nga nung tinitira nila si Mick Zubiri during that time, saka si Sherwin Gatchalian, pinanindigan ko na si unit na si Mick Zubiri at saka si Win Gatchalian ay sa unit team. Ipinagtanggol ko yung dalawa dahil tinutuligsa siya sa pagkakataon na sila ay bumoto para bawasan yung pondo ng NTFL CAC. Meron silang paniniwala doon at kanilang prerogatibo iyon bilang senador. Kaya ngayon mga tol, hindi porket hindi nyo kaayon sa inyong paniniwala, ikakansela nyo na. Anong pinagkaiba nyo ngayon sa kakamping? Kaya yung mga nagsasalita sa akin dyan, ako na kumakansela sa inyo. Binaban ko na kayo. Kung hindi nyo na nakikita itong top 1, ibig sabihin, nakaban na kayo sa aking page. Tama yung sinabi ni Thinking Pinoy. Hindi ito effort para i-announce ang departure ninyo. Kung gusto nyong mag-unfollow, you just unfollow. Bakit i-announce nyo pa? Ahabulin ba namin kayo? Ni Thinking Pinoy, ako? Ay doon na to kung ano yung pinaghuhugutan doon ni Thinking Pinoy. Pero ako ang pinaghuhugutan ko yung issue kay Robin Padilla. No need to announce to unfollow this page. Just unfollow. Magkakapatid tayo sa unit team kaya hindi dapat tayo nagtatalo. Kung ayaw nyong manood sa akin, suportahan nyo patuloy si Bongbong Marcos. At ako naman, ganun din ang aking gagawin. Hanggat hindi ako nagpapagupit, mananatili ang suporta ko kay Bongbong Marcos. Pero huwag nyo akong didiktahan sa gusto nyong gawin ko dito sa aking page. This is my page. It is not yours. Tandaan nyo po yan mga tol.